up mga tropa, so Dangskimoto here and welcome back to my channel. So guys, today we're going to have a basic maintenance and cleaning ng ating front brake caliper. So recently, may mga problema akong na-experience dito sa caliper natin kung saan pumapakat siya and nagkakaroon ng parang waving or uneven yung kagat ng caliper natin dito sa rotor disc na nagre-result sa pagkadyot ng preno sa harap. So, I think kailangan na ng maintenance ng ating front caliper. So, today we're going to have a cleaning and basic check-up ng ating mga brake pads. So, let's start. So, unang gagawin natin is babaklasin muna natin siya. So, gagamit tayo ng close wrench. Yan, 12mm para sa mga bolts na to. So, guys, I suggest kung mag-loosen kayo ng mga bolts, ang gagamitin nyo lagi is close wrench. So, para maiwasan natin yung pagbilog ng mga bolts natin. So, baklasin na muna natin. Okay, so, na-loosen up na natin yung mga bolts. So, baklasin muna natin. Ayan, so, ito yung parang washer lock nya. So, tabi lang natin dyan. So, tanggalin natin. Oops. Oh, shit. So, as you can see, yung ating brake pads nasira na. So, ayan. So, dapat nakadikit to dito. Pero nung tinanggal natin, natanggal na rin siya. So, hindi na to pwedeng gamitin. Okay. So, yun guys. Isa yun sa mga dahilan, o isa to sa mga dahilan kung bakit dapat sinacheck natin yung ating caliper o yung mga brake pads. So, ayan. As you can see, tanggal siya. So, palitin na to. Okay, guys. So, tanggalin muna natin. Ayan. Okay, guys. Isa sa mga culprit kung bakit kumakadyot yung caliper natin is dahil dito sa, ito, sa bracket. So, guys. As you can see, may mga boots yan. Ayan. So, dapat may play yan, guys. Pag, nagpreno kayo, dapat maabantin na ganyan. Gumaganon siya, guys. So, in this case, oh, sa caliper ko ngayon, hindi na siya gumagalaw. So, pakat na siya, guys. So, dapat malinis natin to and then malubricate natin para magkaroon ulit ng play. Yun yung isa sa dahilan kung bakit pumapakat yung preno natin. Hindi na nagpe-play yung caliper natin, kaya umaalon-alon yung kagat niya. So, first thing, tatanggalin na muna natin tong bracket ng ating caliper. Okay guys, so last time nahirapan ako tanggalin tong bracket na to guys. So ang ginawa ko, binabaran ko muna siya ng deras dito sa part na to. Inisprayan ko sa loob. Kasi feeling ko kinalawang na siya kaya dumikit siya. Kaya nawala yung playing at mahirap siya tanggalin. So ang ginamit ko is ito, yan, deras. Inisprayan ko lang siya then binabad ko. So ngayon susubukan na natin siyang tanggalin. So gagamit tayo ng martilyo guys para matanggal to. So pupukpukin natin siya sa part na to tsaka dito. Para mahugot natin. Okay guys, so gagamit tayo ng martilyo. Since wala tayong rubber mallet o rubber mallet, mag-i-improvise na lang tayo. So meron tayo ditong basahan. Yan. Ibalot muna natin yung head ng ating martilyo. And then ito yung pampupukpok natin para maiwasan natin yung gasgas dun sa ating caliper. Pukpukin lang natin. Yan. Sobrang tigas na guys, mayroon siya alisin. Pukpukin lang natin hanggang sa matanggal siya. As you can see guys, lumalabas na siya. So, dire-diretso lang natin. Okay, so tanggalin natin siya. Ayan. Okay guys, as you can see, ayan, so kinalawang na nga yung ating bracket. So, nung binabara natin siya ng deras, ng kahit WD-40, pwede yun. Natanggal yung kalawang o yung pagkakadikit niya rin sa bracket, bado sa caliper natin. So, ayan, pupunasan muna natin to. Ayan, tapos kukunin natin yung mga rubber boots. So, ito guys, yung mga rubber boots. So, dapat nililinis din to. Okay, so lagay muna natin dyan. So, itong isa rin tong rubber boots na to. So, pagtanggal ng rubber boots na to, guys, tinutupi lang yan dito sa mailalim na part. Tapos, hatakin nyo rito sa taas. Ayan.
Ayan, so tanggal na rin siya. Okay guys, so natanggalan natin to. Next, ang tatanggalin naman natin is itong mga brake pads. Yan sir, ano isa kong brake pads. So ito, dito natin ito tatanggalin. Gagamit tayo ng Allen wrench. Ito, Allen. Loosen up lang natin ito. Okay, so ito rin. Ayan guys, so hatakin natin siya pag naluwagan natin. Ayan, itat mo muna natin dyan. Ito rin. Okay. So ayan, matatanggalin natin yung ating brake pads. So itong brake pads na to makapal po. Halos bago pa. Tapos ito yung kapartner niya. Makapal din, kaso masira na siya. Natanggal na siya rin sa mismong kinakapitan ng pads. So gilid natin yun dyan. So ayan. So, kasi medyo malinis pa yung ating caliper kasi madalas ko nililinis to. So, tatanggalin naman natin itong parang clip na to. So, ito yung nag-hold ng brake pads natin. So, guys, pag hindi kayo familiar dito sa prestuhan ng mga parts ng ating caliper, pwede siyang picturean para may reference kayo pag ibabalik nyo na siya. Tatanggalin natin. Gamit tayo ng long nose. Nahatakin lang natin siya palabas. Okay, so ayan. So nabaklas natin yung mga parts ng ating caliper. Okay guys, so lilinisin natin yung ating mga parts ng ating caliper. Ayan. So gamit tayo ng joy at brush. So let's start. So ang una nating lilinisin, since hindi na itong magagamit, kumuha ako rito ng spare na mga brake pads. Ito mga used brake pads na to guys. So sa ngayon, ito muna gagamitin natin. Dahil hindi pa tayo makakabili ng bagong brake pad sa kadahilan ng nasa enhanced quarantine pa rin tayo. So wala tayong mabibilan ng bagong brake pad. So ito muna yung gagamitin natin. So ayan. Lilinisin na muna natin siya gamit itong joy. Ayan, joy. And then babrush natin. So pag linis guys, laging ginagamit ko joy lang. Since wala tayong degreaser, wala rin naman tayo mabibilhan. Pwede na yung joy. Magaling kasi yung joy makapagtanggal ng mga ano eh. Ng mga grasa-grasa. Langis-langis. Kaya pwede na to. Brushin lang natin siya. Ayan, ganun din yung ibang. Ito rin. Okay, so babandawan natin siya ng tubig. Ayan, okay. So after natin babandawan, papatuyuin muna natin siya dyan. And then, ito naman ang lilinisin natin. Yung mga tornilyo. Okay guys, so lilinisin din natin itong mga rubber boots niya. And then babandawan na natin. And then pupunasan natin mga tropa. Ayan, punasan natin yung mga nilinis ating brake pads. Then, i-set aside muna natin sila. Okay guys, so ito. Malinis lang natin yung mga spare parts ng ating caliper. So, next is, ito naman ang lilinisin natin. Itong bracket niya. So, ayan. Ito yung part na kinalawang. So, lilinisin muna natin.
para siguradong lahat nalinis natin. Okay, so bandawan natin. Okay, yan. Tapos punasan natin siya. Okay guys, so para maging smooth ulit yung plane nito, so kailangan mabawasan natin yung rust buildup nito dito. So gagamit tayo ng liha. Lilihahin natin lang konti para matanggal yung mga kalawang. So ito yung liha natin. So lihahin natin sa konti. So ayan. Medyo makinis na ulit siya. Punasan natin. Okay guys, so makinis na siya. So next na gagawin natin is kilinisin na natin yung mismong caliper sa ito. So gamitan natin siya ulit ng joy and then babrushin lang natin yung loob. Okay guys, so lilinisin din natin tong piston. Maganda guys, laging malinis yung piston natin para laging maganda yung play ng piston. Para gumanda rin yung kapit ng preno natin. Kasi pag nagkaroon ng maraming kalawang sa gilid, mahihirapan na yan gumalaw kahit mag-apply tayo ng pressure sa ating handbrake. Ayan, linisin natin itong mga butas kung saan nakalagay yung mga rubber boots. Loob na to kung saan may kalawang. So para malinis natin, susundutin lang natin. So tusukin lang natin siya para malinis natin yung loob. Ayan. Okay guys, so ayan, malinis na yung ating caliper. Pabanlawan na natin siya. Guys, ayan. Medyo may konting mga kalakalawang na siya dyan. Hindi na maaalis. Pero okay lang yun. So, punasan na natin siya, guys. So, next gagawin natin, ibabalik na natin yung mga parts niya. So, mag-start tayo sa clip na to. So, babalik natin siya. So, kanya ng pwesto niya, guys. Okay. Next is yung mga brake pads nya. So ito yung brake pads nya. Agad yan guys. And then mamimili tayo dun sa mga used na brake pads kung alin yung mas makapal pa. So mas makapal pa tayo gagamitin natin. So lagyan natin dyan. So ito dito. Okay, so after natin malagay yung brake pads ng ganyan, yung pin, ilalak na natin yung mga brake pads natin. So shoot lang natin ito dito. Ayan. Ito rin kabila. Okay, so tutulak lang natin tong brake pads pababa. Ayan, ganyan, para tumapat yung butas ng brake pads dun sa pin. Hindi natin tutulak natin tong pin. Okay, so tapos higpitan na natin yung mga pin ng brake pad. Okay, ganyan dito ang kabila.
So ayan. So guys, para makagawa kayo ng enough clearance para magkasya tong rotor disc natin dito sa space na to, pwede nyong itulak yung piston papasok. Pero bago nyo gawin yun guys, kailangan buksan nyo muna yung reservoir nung brake oil. Kasi pag hindi nyo binuksan yun guys, tapos prenersa nyo tong itulak, yung pressure nung langis mapupunta ron sa pump ng ating caliper. And then may tendency pumutok yung seal nun, tapos magkakalik na. So bago nyo itulak guys, buksan nyo muna yung lalagyanan ng brake oil ng ating caliper. Yung sa taas. So ito. So ito guys, kailangan nyo muna buksan to. Tanggalin nyo yung takip and then saka nyo siya itutulak. Okay na guys. So babalikan natin itong mga boots nya. So let's start with this. So babalik nito, tatapi lang natin siya rito. Then dito natin siya tutusok. So ayan, nabalik na natin isang boot. So ito naman. So dito to. Okay guys. So ito yung bracket. So bago natin siya ilagay guys, lalagyan muna natin to ng grasa. Lalagyan natin to ng grasa. Ganon din tong isa na to. Para magkaroon siya ng lubricant. Hindi siya kakalawangan and then consistent yung play niya. So meron tayo ditong ayan. Natirang grasa. So lagyan lang natin 'to. Ganun din tong kabila, lalagyan natin ng grasa. Okay guys, so after natin lagyan ng grasa, babalikan natin yung rubber boots. Okay. And then ibabalikan natin yung bracket. Ayan, okay, so dapat nag-play ng ganyan guys. Ayan, kita nyo? Nag-play dapat siya ng ganyan. Okay, so pwede na natin siya ikabit. Okay guys, so ganun lang kasimple guys, maglinis at mag inspect ng caliper. So tatanggalin natin siya, then babaklasin yung mga spare parts na lilinisin natin. After that, kailangan i-lubricate natin yung mga rubber boots nya para magkaroon ng play yung ating caliper. So ganun lang guys, so sana may natutunan kayo sa ating vlog for today. So basic cleaning and check up maintenance ng ating brake caliper. So yun lang guys yung solusyon sa kumakadyot, mapakat na preno sa ating caliper. Brake boots lang guys. And so may play na yung ating caliper.
So hindi na yan papakat at hindi na rin yung kakadyat. So pump lang natin to para lumapat ng gusto yung caliper natin. Okay. So salamat sa panonood guys. So patuloy nyo sanang supportahan yung channel ko. So let's go.